Sunod naman nating titikman ang mga katakam-takam nilang lutuin na ang bidang sangkap, tiktilaok, manok. Ilalagay ang gata sa kawali. Sasamahan nito ng bawang, sibuyas, sili, asin at kaunting asukal. Tapos po, isunod po natin yung manok. Pakukuluan ang manok sa coconut mixture sa loob ng isang oras. After 1 hour, luto na po yung lechon tinupig natin. Hahanguin na po natin. Ilalagay po natin dito sa dahon ng saging. Tutuhugin po natin siya. Dahan-dahan lang po para hindi po ganong matulog. Pag natuhog po, papahirin po natin siya ng pampalasa. Para po kahit nasa nakabalot po siya, may lasa pa rin pong pumapasok sa loob. Tulad ng kakaning tupig, ibabalot ang manok sa dahon ng saging. Kailangan balot na balot para yung amoy ng dahon baka dagdag pang lasa dun sa manok. Pagkatapos, iihawin ang ibinalot na manok sa loob ng 30 minutes. Kapag natutong na ang dahon ng saging, luto na ang lechon tinupig. Get your taste buds ready para sa extraordinary lechon manok experience. Wow, kakaiba to. Mukha nga talaga siyang tupig, pero manok ang laman. Inihaw na manok or lechon manok, pero hindi ko alam kung ang magic ba ay nandoon sa pinakuluan siya sa gata or ang magic nandoon sa binalot siya sa dahon ng saging kaya yung moisture was locked inside, pero sarap.